nag-iikot si Aiza sa mga dumpster. Akay niya, makakuha ng mga pagkain at iba't ibang gamit na pwede pang maiuwi. Dumpster diving ang tawag nila rito. Hello mga loves, welcome back dito sa ating pamamasura. So nandito po ako ngayon na mamasura. Nandito yung tapon nila mga loves. Ayun ho, ang dami. Tingnan nyo mga loves, sobrang dami. Ayun ho, sariwang-sariwa pa. Iuwi natin. Ang daming mga papers. Kunin natin yung papers na yun. Hindi pa yan bulok. Oh, matitigas pa sila. Preskong-presko pa. Sa unang dumpster pa lang, jackpot na agad sa dami ng mga gulay at prutas na pwede pang mapakinabangan. Cauliflower. Masarap. Favorito natin ito. Ang mga pagkain na kuha, itinapon na ng mga grocery stores dahil hindi na raw pwedeng ibenta. Kung tutuusin, mahal daw ang mga ganitong gulay at prutas kung bibilhin. Sobrang dami talaga nakukuhang. Kung ano-ano pa, mga organic pa talaga siya kung mga pagkain na makukuha, mga organic. So, more on healthy side pa nga ang nakukuha kaysa sa ginogrocery namin. Kasi sometimes I don't buy organic kasi mahal talaga ang organic, lalo na dito sa Amerika. Kukuha lang ako ayon sa aking pangangailangan. So, hindi ko yan kayang ubusin kasi isang dumpster yan punong-puno ng gulay at saka prutas. Matapos mahalungkat ang basurahang ito, sunod naman silang pupunta sa isa pang dumpster. Ayan, wow, ang daming laman ng basura, ang daming tinapay. Ayan, aakyat tayo. Ayan ang prutas. Prutas at saka mga celery kasi yan ang gusto ko, yung juice. Yan ang gusto ko, mga prutas. Bumabahan ng tinapay. Sobrang daming tinapay. Talagang karton-karton ng ano, ng mga gatas ang tinapon. Mag-uwi ako ng ano, kunting gatas sa ipapaligo ko sa katawan. Ayun, gusto ko to cheddar cheese. Ayan, whole milk at saka skimmed milk. We get a bucket, mix of food, more food here. So, ayan po sila, no? Pinaghahati-hati ko na, no? Dahil yung iba, pamihugasan ko sila lahat. So, pag uwi sa bahay, nililinisan agad namin yan, hinuhugasan namin ng tubig, ilang bisis. Tapos pagkatapos binababad namin siya sa tubig na mayroon siyang suka na yung vinegar talaga na pang-kill ng bacteria. And then sinusok namin siya for 20 minutes to 30 minutes with baking soda. Ang mga nakuha ni Aiza mula sa dumpster, ihahanda niya para sa kanilang tanghalian kinabukasan. Lahat ng ano natin social pero galing basura, naka-free lang. So, nagluluto din ako ng beef stick. So, ito yung nakuha nating beef tenderloin. Ayan. So, binabad ko ito ng 4 hours. Ayan, mamahalin ang karne na to na nakuha natin sa dumpster. Kaya very lucky tayo dahil nakakakain tayo ng masasarap na galing sa dumpster. From the dumpster. So, ayan, mushroom, onions, green and red bell pepper. Set aside that one. Hindi ho ba kayo sabihin na natin eh, nandidiri dahil dumpster yung pinupuntahan niyo? Hindi po ma'am, kasi talagang kakaiba talaga yung basurahan dito. Segregated talaga lahat. Kumbaga kung pagkain, pagkain lang talaga. Tapos groceries, groceries lang talaga. Dating waitress si Aiza sa isang restaurant sa Florida, USA. Grabe, puno ang basurahan ngayon. Pero mula nung natigil siya sa trabaho, nakahiligan niya ang panunood ng vlog tungkol sa dumpster diving. Nasa Florida kayo, para sa maraming Pilipino, ito ay dream destination ng maraming Pilipino para sa mas magandang buhay. Yes po, totoo po. I-ano dun sa ginagawa ninyong pagkuha ng dumpster diving. It's just happened recently na
Sabi ko, bakit mayroon mga taong nagbabasura? Kasi mahilig ako manood ng vlog. Sabi ko, why not itry ko dito sa area namin? Kasi parang interesting, and hindi lang siya interesting, maraming useful na mapapakinabangan ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Map, may laman, akala ko wala. Gaano kalaki yung natitipid mo dito, ma'am? Sa natitipid, 75,000 to 100,000 pesos talaga siya. Yun lang yung mga foods na nakukuha ko. Pero kung kukumputing ko talaga yung total ng mga nakukuha ko sa dumpster, napakalaking pera po talaga ang nakukulikta ko. We got this last night. Nakakatuwa rin daw na hindi lang siya ang nakikinabang sa mga pagkain na iipon niya. Very ano ako sa pagdating sa mga recycled. Ako yung tao na pangalagaan natin yung ating kalikasan. Kung masisave natin yung pagkain na hindi mapunta sa landfill, magagamit natin siya. Kasi kung pwedeng pakinabangan, pakinabangan siya. Sa Pilipinas, mas kakaibang diskarte rin sa pagkain ang nakilala namin sa isang kalsada sa Tondo, Manila. Ang putahing ito, bestseller sa mga taga-Tondo. Ihahain ito sa iyo na mainit-init pa at sa murang halaga. Sikat ito sa tawag na monok o double-cooked chicken adobo. Ang ginagamit na manok rito, mga tirang manok mula sa mga restaurant na kinuha ang katas para gawing broth o sabaw. Si Aling Loida, nasa higit 20 dekada nang nagluluto at nagtitinda ng muno. Isang araw siya sa pinakasikat sa kanilang lugar. Una po galing po siya sa restaurant. Yung po yung mga pinagpapakuluan ng mga soup, malambot na siya. Bali ako na lang po yung magpapasarap kung ano po ang gagawin ko. 20 pesos ang benta niya kada isang serve ng muno. Sinisiguro rin daw niyang malinis at ligtas ang kanyang paninda. Ano ang sabi mo, sir? Ako din kumakain minsan pagka gusto kong ulamin, umiinuulam ko. Masabi ko rin sa mga customer ko na hindi po marumi yan, malinis po yan dahil isa po ako sa testigo na malinis yung kinukuha nila na i-deliver sa akin. At ngayon, kumikita siya ng 4,000 to 5,000 kada araw sa pagtitinda ng monok. Malaking tulong daw ito para sa kanyang pamilya. Opo, nakaka-survive naman din po sa araw-araw na panggastos. Dahil po sa pagtitinda ng monok, nakakatulong ako kahit sa maliit na bagay lang sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko. Ang mga naipong pagkain ni na Aiza at Loida maituturing na food waste kung hindi nila kinuha. Tinatayang nasa higit 1.5 bilyong tonelada ng pagkain ang nasasayang kada taon sa buong mundo. Kaya sana nitong magpakain ng mahigit halos 2 bilyong individual sa buong mundo. Ganito rin ang nangyayari sa Pilipinas kung saan halos 2,000 tonelada o 1,717 metric tons ng pagkain ang nasasayang araw-araw. Malaking bagay sana ito para matugunan ang problema ng gutom sa bansa, lalo pat umabot sa 4.2 million Filipino families ang nakararanas ng gutom nitong 2021. Ano ba ang pwedeng gawin para mabawasan ang food waste? Sa Pilipinas, ipinapanukala sa Senado at Kamara ang Bill on Reducing Food Waste through Food Donation and Food Waste Recycling o Food Waste Reduction Act. Layo nito na maibigay ang mga surplus food ng iba't ibang kumpanya sa mga tinatawag na food insecure o mga taong walang sapat na makain. Maaring ang mismong may-ari ng food establishment ang pipili at maghihiwalay sa mga pagkain pwede pang kainin saka ito idodonate. Para masiguradong ligtas ito, susuriin muna ng isang DOH-accredited health inspector ang mga ibinibigay na pagkain. Kapag nasiguro ng ligtas, pwede na itong ibigay sa mga accredited food bank na tinukoy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saka pupunta rito ang sinumang pamilya o individual para kumuha ng mga pagkain na sasapat sa isang araw. Pero sa ngayon, nakabinbin pa rin ang 2 versyon ng Food Waste Reduction Act sa Kongreso. Pag na patupad ng batas na to, bawal na at merong parusa, penalty kapag nagtapos sila ng pagkain. At kailangan sila makipag-coordinate sa mga food banks sa tulad namin. Palagay ko, dadami yung lalapit sa amin para mag-donate ng kanilang food surplus. So malaking tulong to sa mga naghihikahos,
nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Sabi nga nila, basta't may diskarte, siguradong hindi ka magugutom. Pinatunayan niya ni na Aiza at Aling Loida. Pero mas marami pa sanang matutulungan kung magkakaroon ng batas na tutugon sa lumalalang problema ng food waste sa bansa. Dahil sa panahong ito, bawal ang magsayang.